Hindi nyo ba alam na mayroong tatlong uri ng classification ng mga bike lanes ayon sa Department of Public Works and Highways? Mayroon na tinatawag na Class 1, Class 2 at Class 3 ng mga bike lanes. Tara pag-usapan natin at para saan ba itong mga ito. Alam naman natin noong nagkaroon ng pandemya, ay nauso na ang paggamit ng bisikleta at ito ay naging isang uri na ng transportasyon sa mga papasok ng trabaho o di kaya ito ay ginagamit sa paggagala at pagpunta sa mga malalayong lugar. Lalo na ngayong taon nagmahal na ang gasolina kaya marami na sa mga Pilipino na napilitan gumamit ng bisikleta pang araw-araw upang makatipid. Kung ikaw ay baguhan dapat at first time mo sa highway. Dapat alam mo ang classification ng mga bike lane sa daan. Ang unang classification ng bike lane ay ang tinatawag na shared use path or bike path. Ito ang uri ng bike lane na nakalagay mismo sa sidewalk designated for the exclusive use of bicycles or shared with pedestrians. Sa Tagalog ito ang uri ng bike lane na nakalagay mismo sa sidewalk kung saan magkasama ang bike at mga naglalakad. Dito mahigpit na ipinagbabawal ang mga motor at sasakyan gaya ng mga four wheels. Ang susunod na classification ay separated bike lane using pavement markings or physical separation. Ito ay isang uri ng bike lane na mayroong harang gaya ng makikita natin sa EDSA at sa iba pang lugar sa Metro Manila. Meron din naman mga markings or sign na makikita na ito ay bike lane. Exclusive lang ito sa mga gumagamit ng mga bike at mahigpit na ipinagbabawal ang mga motor na pumasok at gumamit ng bike lane. Ang huling classification ay shared roadway. Ito ay isang uri ng lane na kung saan ay pwede makihati ang isang motor vehicle or anumang uri ng sasakyan. Dito ang bawal lang ay hindi dapat harangan ng buong lane ng isang sasakyan. Kailangan nila mag-iwan or magbigay ng gap na kung saan makakadaan pa ang mga nakabike dito. Kung nagustuhan ninyo ang aking content, mangyari na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po.